Since sinabi nga ni Rob Pilinga na hindi pa siya tapos mag-trade after ng pag-acquire nila kay Rui Hachimura, at sinamahan niya pa mga idol na kung may great deals nga daw out there para sa team ng Lakers na can make them a championship team, ay iti-trade niya daw kung anong asset pa yan. Kahit ang kanilang mga first round picks, abay hindi na nga natahimik ang mga Lakers fans sa pag-uusisa ng next big trade, next big move na ito ni Rob Pilinga para sa Lakers. Pero bago pa nga ang iba pang detalye patungkol sa balitang yan, ay balita muna tayo around the NBA. Itong si Luka Doncic, mga idol, ay na-injured nga kanina sa laban nila against the Phoenix Suns. At naayon nga dito sa isang doktor sa Twitter, sinabi niya na parang hindi nga daw ito ang normal na ankle sprain. Baka nga daw ito ay eversion ankle sprain or high ankle sprain o kaya naman mid-foot sprain, mga idol, na pwede ngang tumagal up to 2 months ang pagkawala ni Doncic. So in short, mga idol, medyo kabado ngayon ang mga Dallas Mavericks fans dahil nga sa nangyari dito sa kanilang superstar. Sobrang nag-i-struggle pa naman itong Dallas Mavericks sa kanilang last 10 games, mga idol, kung saan 3 wins and 7 losses nga sila tapos nawala pa si Luka Doncic. So problem after problem nga ang nangyayari ngayon sa Dallas Mavericks, and hopefully hindi naman ganun kaseryoso ang injury ni Luka at baka balik din agad siya. So get well soon, Luka boy! Next, balita naman natin, mga idol, isa pang team na nag-i-struggle itong team ng Brooklyn Nets. Diba't bago pa nga ma-injured si Kevin Durant, mga idol, ay on a tear ang Brooklyn Nets. Grabe ang kanilang panalong kinukuha bawat game nila. At sa last 20 games nga nila bago ma-injured itong si Kevin Durant, ang kanilang record ay 18-2, best in the NBA. Kaya naman onti-onti silang umaakyat sa standing at buntigan pang maging number 1. Pero ever since na-injured si KD, mga idol, sa last 8 games na itong team ng Brooklyn, record nila 2 wins and 6 losses. Kaya naman ngayon, mga idol, ay bumagsak nga sila sa 4th seed, nangangamba pang bumagsak sa 5th seed. At yan nga, mga idol, ang aabangan natin kung masosolusyonan ba ito ng team ng Brooklyn Nets itong kanilang losing streak. Mababago ba nila ang ihip ng hangin at eventually mananalo muli kahit wala si KD sa lineup? At sa ating next balita naman, mga idol, patungkol na nga sa Lakers at sa isang rumor na naman about sa potential big trade na itong team ng Los Angeles Lakers ni Rob Pelinka. Nabalita kasi ngayong araw, mga idol, na si Fred VanVleet, player ng Raptors, ay magsasign nga sa tropa na ito ni LeBron James sa Clutch Sports, mga idol, kay Rich Paul. Kung saan alam natin, mga idol, na itong si Gary Trent Jr. din ay nandun. Agent niya rin, mga idol, ito ngang si Rich Paul na kaibigan ni LeBron James. Tapos balita nga rin noong mga nakaraang weeks na ang Lakers nga daw at Dallas Mavericks ang top potential trade destination na ito ngang Toronto Raptors para kay Gary Trent Jr. Kaya naman ang tanong ng mga Lakers fans, is this another piece in the puzzle na eventually magleled nga sa big trade ng Lakers at Raptors? At agad-agaran, of course, ang mga Lakers fans ay may mga trade scenarios na. At ang isa nga dyan, mga idol, ang best possible trade scenario nga daw para sa Lakers ay bibigay nila itong si Russell Westbrook, ang kanilang 2027 first round pick unprotected at ang 2029 top 8 protected na first round pick, kasama ang isang second round pick this year, kapalit ni Fred VanVleet, Chris Boucher at Gary Trent Jr. Isang panalong trade nga para sa Lakers dahil masasagot ang problema nila sa shooting, tapos magkakaroon pa sila ng championship reliable na point guard na si Fred VanVleet. At para naman sa Raptors ay makakakuha nga sila ng very valuable na picks ng Lakers, mga idol, na kinagugustuhan at dinideserve din ng maraming NBA teams. So let's see, mga idol, how things will play out matapos nga ng pagsabi ni Rob Pelinka na magte-trade pa siya bago matapos ang trade deadline this year. Abangan natin yan, mga idol, sa February 9, dahil yon ang last day ng mga trade sa NBA.